paningin hindi mapipigilan. Handang sumugod at hindi papayag maapakan. Hirap at pagod, di aatrasan. Di imposible, positibo na makaramdan. Mga pangarap na kahit mahirap pang hawakan, ito'y kukunin kahit na ito'y suntok sa buwan. Tama diskate, di papayag di makaabate. Mga kilos wala pa keme-keme, hawak ang bola na paate-ate. Sa sarili lang nakadepende, handang sabayan kahit pa kadete. Di pa dadaig, hindi mayayanek, handa pa kita sa mundo'y kay mabibilip. WNBL Gabi Pilipinas at welcome sa isa na namang episode ng WNBL Baseline ngayong linggo ng gabi. Ako po ang inyong host, si Ruben Terrado. Kamusta na po kayo? It's another Sunday. Ngayon po ay August 22, 2021 at isa na namang WNBL Baseline ang sasa inyo ngayong gabi. At habang wala pa po tayo mga laro, tuloy-tuloy ang ating episode ng WNBL Baseline. Meron naman po tayong bisita pero bago ang lahat, nagpapasalamat po tayo kay Senator Pia Cayetano
na sinuportahan ang WNBL. Alam naman po natin na talagang supporter itong si Senator Pia sa sports, particularly sa women's sports at pati na rin sa women empowerment. Kaya napapasalamat kami kay Senator Pia Cayetano sa kanyang suporta sa WNBL. And in fact, itong season natin ng WNBL, the first season as a pro, ay pinangalan po sa kanya. Kaya ito po ang Senator Pia WNBL season 2021. At yun, nagpapasalamat din ang WNBL sa Solar Sports na talagang masugid na TV partner natin. Kahit po mga yung mga games po natin ay medyo na-postpone nga po dahil nga po sa pagtaas ng mga cases ng COVID, eh patuloy po ang pagpapalabas ng WNBL sa ating TV partner na Solar Sports. Every Mondays and Tuesdays po yan, 8 p.m. yun nga po sa Solar Sports. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Solar Sports na sinusuportahan ang dalawa nating mahal na liga, ang WNBL at NBL, simulat sa pool. Kaya yun, nagpapasalamat po ulit kami sa Solar Sports. Ayun, simulan na po natin ang ating Q&A portion ng ating programa ngayong linggo ng gabi at ang ating bisita. Ay talaga nagpapakitang gilas ngayon sa WNBL. In fact, even nga before the WNBL started, ay gumagawa na siya ng pangalan, no? Especially nung nakaraang combine kung saan isa siya sa mga talagang maganda ang pinakita dun sa naturang combine. Ito pong season na to, ngayong season naglalaro po siya sa Paranaque Lady Aces. And even before that, nung naglaro siya sa Lady Aces, eh again, nagpakitang gilas din siya dun sa 1v1. Hindi pa nagsisimula yung mga laro natin, ay talagang meron nang na-accomplish itong ating bisita, no? Siya nga po ang 1v1 welterweight champion ng ating 1v1 nga. At yun nga, naglalaro din po siya nung college, naglaro po siya sa Centro Escolar University. So yun, ladies and gentlemen, i-welcome na po natin ang ating bisita ngayong linggo ng gabi from the Paranaque Lady Aces, si Stephanie Ventura. Steph, good evening sa'yo at welcome sa Baseline. Ayun, ako mukhang nagkaroon po tayo ng konting problema, no, kay Steph. Babalik po tayo maya-maya lamang at inaayos lang po natin ang ating connection kay Stephanie. So abangan po natin siya maya-maya po lamang. At yun nga, kasama po natin si Stephanie Ventura, no, na naglalaro sa Paranaque Lady Aces. Yun nga po, nung bago pa po nagsimula ang ating season, eh nagpakitang gilas na agad ito si Stephanie, no, dahil po naglaro po siya sa 1v1 at nanalo po siya, no, in a close game against Nicole Cancio, 14-12 ang naging final score, at talagang isa siya sa mga champions, ika nga, ng ating 1v1 tournament. Ito, nandito po si Stephanie. Steph, okay ka na ba? Okay na po, sir. Yun, at welcome, ha, sa WNBL Baseline. Salamat sa pagsama sa atin. Kumusta ka na ba, Steph? Okay naman po, sir. Medyo kabado lang, sir. Sorry po. Oo nga, sorry. Medyo kinakabahan. Off the air, sabi ni Steph sa atin, eh, first time daw niyang ma-interview, no? So, yun. Eh, pero marami na kami na pagkwentuhan, eh, off-air, eh, pero yun nga. Steph, wag kang kabahan, ha? So, ay, well, sir. Kabahan, eh. Anyway, marami na nanonood sa atin ngayon, no? Mamaya, i-recognize natin sila. Pero, Steph, kamusta ka na ba? Sa ngayon, medyo tigil ang laro, kamusta ba? Okay naman po, sir. Ganun po talaga. Kailangan po talaga nating magtiis. Lalo ngayon, pandemic. Ayun, Steph, medyo naka-mute ka, na napindot po ata yung mute, no? Anin lang natin, ayusin lang natin. Mukhang naka-mute ka, Steph, no? Ayun, medyo nagkaka-problema pa tayo, no? Steph, naka-mute ka kanina. So, medyo hindi po kita masyadong marinig, sir. Sorry po. Oo, sige, pero... kamusta ka ngayon? Medyo nagka-mute ka kanina, eh, pero yun, balik ka na ngayon. Kamusta na ba, Steph? Okay naman po. Okay naman po, sir. Mm-hmm.
Eh, kamustahin naman natin yung Paranaque Lady Aces. Ano bang pinagkakaabalaan nyo ngayon na medyo tigil ang laro? Ayun, medyo nawala na naman si Steph, no? So mamaya ayusin po natin yung ating connection sa kanya, no? Magbabalik muna kami matapos ang ilang saglit, no? So stay tuned lang kayo. Miss Stephanie Ventura, yun, naayos na po natin yung connection sa kanya, no? At Steph, kanina bago tayo medyo naputol, eh ang tanong ko, kamusta naman ang Lady Aces? Kamusta ba kayo ngayon? Nagte-training pa rin ba kayo kahit walang laro? Nagte-training po kasi, sir, kasi ang hirap po kasi talaga mawala sa kondisyon. Although kahit sa Zoom workout po, talagang nagtataga po kami kasi mahirap po talaga ngayon, pandemic eh. Ang hirap po talaga mag-training ng face-to-face. So, kailangan talaga po, Zoom talaga, ang hirap po. Mm-hmm. Kailangan talaga, tsaga po talaga yung kailangan. Kaya po ngayon, Zoom, halos buong training po talaga namin ngayon, ano po, Zoom workout po talaga kami, sir. Mm-hmm. Steph, balikan natin yung inyong first game. Nanalo kayo against Pacific Water Queens, no? Final score 85-56. Ano naman masasabi mo sa pinakita ng team at ang magandang performance niyo sa start ng season? Siguro, sir, nandun na po yung ano eh, yung communication ng bawat isa, although hindi pa kami masyadong nagkakaamuyan. Pero maganda na po talaga yung pinakita namin. Pero siguro po, I think mas maganda po yung ipapakita siguro talaga namin, lalo pag talagang nagkakaamuya na talaga sa team, sa loob ng court, sir. Mas okay po pag ganun eh. Ayun po. Step doon naman sa performance mo, doon sa game na yon, alaman namin, no, tinignan namin yung stat, 6 points, 3 rebounds, ha? In 13 minutes lang, so quality minutes mula sa'yo. So anong overall assessment mo naman sa laro mo naman, Step? Siguro, sir, pag pinapasok lang po talaga ako, gusto ko ibigay talaga yung best ko eh. Kasi talagang sa team, parang niya, ay, andun po talaga halos lahat ng mga veterano. Mm-hmm. Ang hirap po makipagsabayan sa kanila. Talagang hindi pwedeng lahat kayo scorer sa team. Dapat may defense, may ganun po. Kaya ako po, nung pag pinapasok po ako ni coach, talagang bibigay ko lang po talaga yung best ko. Kung ano po yung mabibigay ko talaga, yun lang po talaga yung ano, yung gusto kong ipakita sa team. Kung ano po mabibigay ko sa team, masaya po ako. Nagagawa ko po kung ano yung gusto ko, kung ano po yung talagang dapat gawin sa team. Ayun po. Magandang attitude yan. Eh. Pinapakita mo na yan. At least, kumbaga, every minute, eh, sulit na sulit, talagang binibigay mo lahat, no? Apo, sir. Kasama natin si Stephanie Ventura ng Paranaque Lady Aces. Meron tayong mga ano rito sa chat box natin, no, na mga friends mo ata ito, no. Kung meron po kayong questions kay Stephanie, ha, at meron po yung shout out diyan, i-acknowledge po namin kayo. So yun, si Maui Perez na nanonood sa atin, Ate Paneng, sabi niya. So Paneng rin pala ang tawag sa iyo, no? Tama ba? Opo, elementary hanggang high school po ata, yun yung punting tawag nila sa akin eh. Paneng talaga. Yung sa name ko, Stephanie. Oo nga. Stephanie Paneng. Opo. Si Ma'am Rose Montreal, good luck daw, sabi ni Ma'am Rose.
Thank you po, Ma'am Rose. Yun, si Micaela, Florida. Sabi niya, yun. Hi, Santel Queen. Hello. At yun, si Janine Pontejos. Hi po, yun. Ate Steph. Idol po kita, sabi ni Janine. No, coach. Mas idol kita, coach. Ikaw pa ba, coach? Janine Pontejos yan eh. Mas idol yan. Tinawag ka pang ate, ha? Ate nga. Mas matanda po si ate. Janine. Ito naman si Angelica Marquez Gavina. Ayun, mga high school friends ko po. Sila, sila. Ganda-ganda okay. Daw sa ganda-ganda daw sabi ni Angelica. Siyempre, depending ano, depending hugger tayo. Si ito si Mark Villar. Ayun, taga Saanan daw 'yan, no. Oh, mga kapitbahay mo mga... to. Eh. Mga tropa ko po yan sa amin. Mga nakakaluro ko po yan sa amin pag umuwi ako sa Pangasinan. Yun. Sila po yung mga tropa talaga, sir. Mm. Ayun, si Angelica Gabina. Ayun ulit, pretty mo, idol, sabi niya. Di naman masyarakat. Si Ron Pilya or Pila. Ayun, mga bata. Pilya, Pilya, sir. Pilya, okay. Hi, ayun, RJ. Mm-hmm. Mga si... high school friends. Mm, kaibigan natin si Coach Willie Chan. Nanonood din sa atin, no? Coach Willie. Hello tapos po, Coach. Si... Ayun. Siya sabi uli ni Ron Pilya, born to be a champion, sabi ni Ron. Since high school pa talaga sila na yung mga supporter ko, sir, eh. Yun. Ako na. Salamat sa inyo, po. Ha, sa panonood. Ayun, at... matapos. Balik tayo sa Q&A with Stephanie Ventura ng Paranaque Lady Aces. Steph, ano muna? Ito muna, question ko rin sa'yo. No? Ba't mo ba napag-desisyonan na maglaro sa WNBL? Ano bang nagtulak sa'yo na sumali uli? Kasi, siyempre, balita ko nga, naglaro ka sa CEU 2013 to 2019, no? Kung di ako nagkakamali. So, ba't mo napag-decide na maglaro sa WNBL? Siguro, sir, kasi... first professional ng ng girls sa sa bansa natin. Siyempre, maganda po maging part ka ng first professional league ng bansa. Mas maganda po kapag nakasama ka doon, kapag siyempre pinaghirapan mo yung mga step by step talaga, talagang yung select ka na talaga. Mas okay po kapag pinaghihirapan mo kasi talaga, sir, eh. Mm-hmm. Siguro po, masaya talaga ako kapag, ano, siguro, na-miss ko din po maglaro since 2019 after po sa CEU, sir, makakapaglaro po ako ulit. Mm-hmm. Sabi ko po nun, sir, ano, kapag pinalad, talagang sobrang swerte ko, sir, kasi ang daming magagaling, ang daming mga bowlers, girls. Well, siyempre, mga UAP. Ako, ano lang ako, sir? WNCAA lang yung pinanggalian ko, sir, eh. Yes, thankful pa din po ako sa binigay sa akin ni Lord. Oo. Eh, pero, Steph, maganda yung pinakita mo sa combine, ha? In fact, ito nga ang nanguna, no? Ito yung dalawang categories na, kumbaga, pinamunuan mo. Yung 3/4 sprint tsaka lane agility. So... Steph, kamusta ba yung combine? At bakit ikaw ang naging first placer doon sa dalawang kategory na yon? Ba't kaya, Steph? Hindi ko din po na-expect, sir. Kasi ako, gusto ko, ipakita ko lang, gusto ko, syempre, makuha ako, sir. Gusto ko makuha ako. Pero, hindi ko naman po yung best ko, sir. Pero hindi ko lang po na-expect na magka-top pa ako. Basta, ako, gusto ko, pakita ko lang yung best ko. Ganun. Pero hindi ko pa talaga expect na magka-top pa ako. Top 2 pa. Kasi, syempre, madaming, ano eh, UA players, ano, talagang, pero hindi ko pa talaga expect yun, sir. Kasi, wala talaga ako sa condition, sir. Kasi puro work ako. Opo, sir. Sorry, kasi sobrang ano eh, busy sa work. Mm-hmm. Talagang work sa bahay, work, bahay, work, bahay. Minsan lang ako makapag-workout, sir. Pag may time lang talaga, sir. Mm-hmm. Thankful din talaga ako, sir, na syempre, although hindi natin expect yung mga ganun, thankful talaga, sir, kay God, sa Panginoon, na
ganun pa din sa atin. Ibig sabihin talaga natural talent yung nagdala sa iyo, ha, dito sa combine, Steph, ha. Ayun. Pero tingin mo ba dahil rin doon sa combine eh, kaya ka rin napilit, malaking bagay din ba 'yon sa kung bakit ka na-draft? Tingin mo ba? Anong ba sinasabi ng coaches sa iyo? Medyo naging malaking bagay din ba 'yon yung pinakita mo sa combine? Kasi ako, coach, ang gusto talagang team, para niya ako talaga. Opo. Totoo lang, para niya ako talaga gusto. Kasi siyempre, nakita mo na yung mga ano eh, mga Protect 7. 7 na ako, hindi po ako nagkakamali. Protect 6. Ano, 6 ng para niya ako. Ano? Oh, Aliana Lim. So, pero, although, kahit ganun po talagang gusto ko talagang parang niya ka talaga sir eh. Parang niya ka talaga yung gusto ko. Kahit hindi po sila Ate Aliana, mga ganun. Tapos thankful po talaga ako kaila Coach JN na pinili pa rin po ako. Kasi nakakalaman po namin sila sa WNCA. Opo, opo, opo. So malamang nakita ka na rin talaga pala, kaya ka rin napili. Opo. Sabi po sa amin, ano eh, ano po yung sabi sa akin? Pinili kita kasi ano eh, talagang batch kayo ni Solis, sabi sa akin. Ayun, siyempre ko, ano sir, sobrang thankful pa talaga ako sa kanila. Apo. Step, paano ka nga ba nag-start pala sa basketball yun? Punta naman tayo doon, medyo konting flashback naman tayo. Kailan ka nga ba nag-start mag-basketball? Sino bang nag-inspire sa'yo na i-pursue itong sport na to, Steph? Mag-start po ako ng basketball fourth year high school na po eh. Kasi since elementary hanggang high school, track and field na po yung laro ko. Ang track and field and volleyball po. Volleyball po yung laro ko talaga. Nung elementary po, track and field, volleyball, hindi ko na po alam kung saan talaga ako pupunta. Kasi public eh. Public yung school ko po dati hanggang nag-high school. Sabi ko, fourth year high school po. Sabi ko po sa coach ko, kay Ma'am Gladys Florida po. Sabi ko sa kanya, "Ma'am, try po kaya natin magbuo ng team natin." Kasi po sa isang team, sila lang po lagi yung nananalo sa basketball. Kaya parang dagdag po sa points nila para sa overall champions ng municipal meet. Opo. Sabi ko, "Mag-come up tayo ng ang team natin sa basketball para dagdag points po." Sabi ko kay coach, kay Ma'am Gladys. Sabi ko, sige, sabi naman niya, tiwala lang talaga din po si Ma'am Gladys sa akin eh. Kasi yun po, nag-come up po kami ng team namin, although kahit hindi po malakas. Sabi ko, tas ano yun po, nanalo naman po. Parang naglalaro ako ng volleyball, tas tatawagin ako ng mga team ko, "Ate, magsisimula na po sa basketball. Punta ka na daw po doon." Sabi ko, "Alo, paano yun? Eh, natatalo tayo sa volleyball. Paano yun?" Sabi. Sabi ko, "Sige, pupuntahan ko yun." Sabi ko, "Ganon." Ang hirap po eh. Ang hirap hatiin yung katawan eh. Tapos sa hapon po, tatakbo pa ako. Tatakbo kasi takipin niya po. Tapos pinapapili nga po ko ng mga coaches kung volleyball, kung track and field, or basketball. Sabi ko, ano naman po, sabi ko. Pero mas pinili ko po ata nung high school ang track and field, sir. Kasi kasi nasa akin po yung ano eh, yung decision. Kasi ako po yung magde-decide talaga kung mananalo ako, kung matatalo ako, yung ganun po, sir. Kaya sabi ko, sa track and field po ako. Kahit po yung tito ko po kasi, ano siya, national team po siya ng track and field. Ah, okay. Opo. Sinasama po ako sa Dagupan para doon po mag-college daw po. Tapos hanggang sana, natalo po kami ng sa regional, ay hindi, regionals ba yun, sir? Basta yung sumunod na ano na liga po, natalo po kami. Pero kinuha po ako ng coach ng ibang team hanggang sa nag-regionals. Hindi po ako pinalad magpalarong pambansa. Hanggang sa, yun po, sa CEO po, nag-recruit daw po sila. Sabi ko, "Sige po, gusto ko po." Sabi ko, tinatanong po ako ng tito ko kung gusto ko daw po bang mag-Manila or sa Pangasinan lang, sa Dagupan.
sabi ko po, ano, gusto ko pong matry sa Manila. Kasi medyo malayo-layo po sa Pangasinan eh. Sabi ko, gusto ko po sa Manila. Di, pinili ko na po yung basketball that time. Tapos ayun, pumunta ako ng Manila ng November 2013, second sem. Parang pinuto po ako ng coach ng Pangasinan, palaro, para mag-try out sa CEU. Hanggang sa tuloy-tuloy naman na po yung ano. Although nung una po, hindi po talaga ako marunong. Hindi po talaga ako marunong maglaro ng basketball. Tinuruan lang po ako talaga ng mga seniors po. Saka ng mga coaches. Opo. Since matangkad ako, siguro matuturoan naman po. Hanggang ngayon, parang improve naman po yung skills ko. Ayan po yung kwento ng basketball journey. Pero teka, anong event mo sa track and field? Tsaka anong position mo sa volleyball? Nabanggit mo kanina eh. So, Parang ano, sprinter po talaga ako eh. 100 meter dash. Ah, wow. Talagang nag-champion talaga ako. So, siguro, ayan, nakuha ko yung... Ano, kaya ka nag-ano, nanalo sa combine. Sprint. Kaya, oo nga. Doon pala yun. Okay, oo. Sa pagmalayuan, so talagang hingal din po ako. Siyempre, wala pa sa kondisyon talaga. Pero pag sa sprinting talaga, siguro basta sabi ko, lalaban talaga. Ayun, sir. Tapos sa volleyball naman po, kasi sa volleyball high school, wala naman pong ano eh, designated na kung ano yung position mo talaga. Feeling ko outside, since matangkad ako, outside sparker, wala naman pong mga ano, basta makalaro kami, sir. Okay na po yun. Okay na po yun sa amin. Makalaro lang po. Saka mga pinsan ko pa, nakakasama ko naman po sila sa mga barangay na lato sa volleyball, sir. Mm-hmm. Pero mas pinili ko yung basketball, sir, sa Manila. Oo. Yung CEU, ano yun, nag-try out ka? O may nag-recruit sa'yo? Ni-recruit po kasi ako nung coach ng palarong pambansa na nagre-recruit para sa CEU. Yun. Okay. Pinunta po, opo. Pinunta po ako ng CEU hanggang sa 2015. Hindi naman na po ako umuwi nung pagpunta ko ng Manila. Oo. Eh, yung CEO mo, kamusta naman ba ang naging career mo doon? Kwento mo naman sa amin yung konti na ilan ba championships mo? Nagka-award ka ba? Hindi po pinala sa awards eh. Pero talagang binigay ko talaga yung best ko. Oo, dapat naman. Alam ko sa sarili ko, sir, na binigay ko po yung best ko. Kahit hindi po mga nagka-award. Basta alam ko sa sarili ko, sir, binigay ko yung best ko. Wala po sa ano sa utak ko na gusto ko mag MVP, gusto ko mag ano, wala po talaga, sir. Gusto ko lang bigay yung ano yung best ko talaga, sir. Although ano, syempre mas okay sana kung nagkaroon ng ano award, pero hindi ko pa talaga inisip yan, sir. Kaya thankful din po ako sa CEO, talagang doon po ako nag-improve. Sobrang laking in-improve ko po talaga. Talagang hindi po ako marunong maglaro. Ng basketball nung first year ko. Talagang sila Ate Maika, Coach Janine, talagang sila talaga yung nag-focus sa akin eh, para marunong ako, parang matuto akong mag-layup ng less, mga ganun po. Yun, ako. I'm sure very grateful ka sa CEO, no? Opo, sir. Sobra po. Sobrang pasasalamat ko po talaga sa CEO. Talagang binigyan po ako ng opportunity para makapaglaro. And at the same time, makapag-aral po. Makagraduate. Yun po talaga yung goal ko, eh. Makagraduate, eh. Kasi mahirap po yung buhay sa Pangasinan, eh. Ayun. Ang hirap po talaga, eh. Talagang, ano, kahit malayo ka sa pamilya mo. Talagang... Tiis lang talaga sa yung kailangan eh. Kasi mahirap talaga yung buhay. Oo, aminado ako sa mahirap lang yung buhay natin sa Pangasinan eh. Hanggang ngayon. Pero dahil sa hard work mo, no, eh, at least, mga tangat din yung ating buhay at yun, nasa professional league ka na, di ba? So, sobrang thankful pa talaga ako, sir. Steph, medyo puntahan lang natin yung mga pictures. Pero bago pala, no? Bago pala yun, batiin lang natin yung mga nanonood sa atin. Si Chris Aquino nanonood sa atin. At si, ano, si Irvin Silveri. Hey, kuya! Hello! Din.
nanonood kuya sa atin. Kuya ko po, mga talaga laon yun. Close ko po yan sa CEO, si Kuya Irvin. Mm-hmm. Tapos si yon si Jackie Villanueva, si Ron Pilla nanonood, nag-comment uli, kain ulit daw tayo sa Gastambide, sabi niya. Sabi ni Ron. Basta pagpunta lang kayo sa Manila, go lang ako. Ayun, si EA Kabotahe, ayun, naging teammate ko po sa league na sinalihan namin, sabi niya. Oh, hi Idol. Isa din po 'yan sa magaling eh. Sayang lang talaga, sir. Si Idol Eric Bayais nanonood din sa atin, no? Isa sa mga ano natin, mga staff ng NBL. Si Micaela Florida, pa-shoutout naman Idol, batch 2013, sabi niya. Uy! Mm. Ay, Santol Queen! Santol Queen, how ito, S. Ano ba yung S-A-N-H-S? Ano ba yun? Ito, yun yung sabi nila. S po! Ano, school ko po nung high school, San Antonio National High School. Yun, sa Pangasinan. Apa. Yun, no. Thank you for watching po ha, mga tiga Pangasinan dyan. Si Isay Leo Sala. Yun, so, shout out naman dyan. Best friend ko po yan si Isay Leo Sala. Yan. Hello. Si Isay ha, for watching. Si Coach Willie Chan, nanonood uli sa atin. No? Nag-comment pa, malakas na, mabilis pa. Yun, sabi ni Coach. Lang po. At malakas kumain. Meron pa sinabi, malakas kumain, mabilis mapagod, sabi niya. Nagbibiro ito si Coach Willie sa atin. At si Ron, talagang comment ng comment, no? Sabi niya, one of the standard bearers ng batch 2013, sabi niya. Sobrang proud lang po siguro talaga sila sa akin. Yun, at si Irish Dumawal. Hi, ganda, sabi niya. Uy! Hi, Ate Ish! I miss you! At yun, nagbibiro sila, Ma'am Rose, kinakabahan ka pa raw niya, nasa lagay na yan, sabi niya. Pero okay lang yan, at least na-overcome mo yan, no? Yung kaba. Dahil pag nagbe-best player kasi, ini-interview. Kaya Steph, kailangan masanay ka na. Yun yung sinasabi ko sa kanya kanina, yung off-player eh. So, wala so, naman sa isip ko mag-ano eh. Ayun, si Angelica Gavina uli, so happy for you, Stephanie, sabi niya. Yeah, thank you, Butch. Thank you. At niyayaya. Si Micaela, niyayaya ka na umuwi ng Pangasinan. So, yun. Pag maluwag-luwag na, siguro makakauwi. Huwag mo na ngayon. Si Micah Figuracion, yung guest natin last week. Yun! Shout out idol daw. Idol yan, Sir Ruben. Talaga, idol yan si Ate Micah. Ate Micah, ingat ka po lahat. Ingat sa pag-uwi, Ate Micah. Yun. Kasama natin si Stephanie Ventura ng Paranaque Lady Aces. Steph! Dito na tayo sa portion natin, no, na nagpapakita tayo ng mga lumang litrato, lumang pictures mo, no. Medyo may nahanap kami sa baul eh. So, ito papadescribe namin sa iyo kung ano 'to. So, ito Steph, ano naman 'to? Anong naalala mo rito? Mukhang sa gym 'to ng ano, no, sa pinagpapraktisan niyo sa CEU, no? Tama ba? Pag mga ganyan pong pictures, ano, after training, mahilig po talaga kami mag-picture. Siyempre, minsan lang po talaga sa amin yan, lalo mga bata. Yan, sila, sino ba yan? LJ, nasa Ateneo na siya ngayon. Mga bata talaga siya, best friend po. Talagang, mahilig po talaga kami sa pictures, Sir Ruben. Mahilig po talaga kami. Oh. Anong year to? Anong naalala mo to? Anong naalala mo, sa, naalala mo ba kung anong year ito? Third year ako, sir. 2018. Maybe 2018 or 2018, sir. Ilan pala championships mo, Steph? Nabilang mo na ba? Kung ilan? Sa nag-start CEO, po ako ha? Ng... Nag-start po ako ng 4 feet or 5. 5 po. Five po, sir. Hanggang 8 feet ako ng WNCAA. Ah, wow. So, 5, 6, 7, 8, 4. Kasi nang start ka ng 5 feet. Oh, 5 years, sir. Ma 5 years, okay. Nako. Congratulations, ang daming chance. Sa una, sir, kasama ko pa sila Ate Micah, Idol Janine Pontejos. Malalakas. Ito, lipat tayo sa ibang pictures naman. Ito, okay. Ito mukhang championship to. Sa Rizal Memorial ata ito. Anong year ito? Naalala mo ba, Steph? 2018, sir, kasi hindi ako nakapaglaro ng last game niyan, sir. Bakit naman? Hindi ka naman nakapaglaro. Sir, kasi na-turn out ako niyan. Ano ako niyan eh.
Thrown out. Ah, na-thrown out ka? Ba't ka naman na-thrown out? First game namin ng championship. Nakakahiya. Yan po talaga yung nakakahiya talagang nangyari sa akin. Na-thrown out ako ng first game. Siyempre, next game, di ka makakalaro. Tapos second game pa talagang sobrang tiyak ko talaga. Nakakahiya, sir. Kasi ako, parang hindi naman mareklamo, sir, sa ref. Parang siyempre, magtatanong pa, traveling po ba yun? Yung gano'n. Pero yung referee, parang minasama niya yung tanong ko. Paano mo na natin, ano, sir, balikan. Pero talagang hindi ako nakalaro niyan. Sobrang iyak ko talaga. Pero happy ako. Nag-champion kami. Pero mas happy sana, sir, kapag siyempre nakalaro ako. Oo. Ako, pasensya na. Hindi namin alam na na-thrown out ka dyan. Nakita namin yung picture. Opo, sir. First time ko talaga. Kaya sobrang, sobrang sad. Sobrang nakakaiyak talaga yan, sir. Kahit sa mga, ano namin, kay Ma'am Nanit. Talaga, Ma'am, sorry po. Kasi siyempre po, ayoko pong thrown out that time. Kasi championship, sir, eh. Nakakahiya talaga. Sobrang nakakahiya ng time. Anyway, tama na yan. Burahin na natin yan sa alaala mo. Inipot na tayo sa ibang picture. Ito, ano yan, may medal ka. Ayan, sir. Sa memorial din. Last game ko po yan. Last year. Champion po kami. Nakapaglaro naman po. Yun, nakapaglaro na ako yan, sir. Opo, last game po na po yan. Sad na happy kasi last ko na mga bata na yung susunod sa akin. Mga ano mo yung dami pang gustong talagang ituro or ano sa kanila. Pero wala talaga eh. Doon na next step yung career ko talaga eh. Graduate na, hindi mo pwedeng habang buhay nasa CEO, sir. Oo nga. Kung pwede lang eh, no? Kung pwede lang bata. Hindi naman po, sir. Siyempre ako gusto ko talagang makagraduate. Yan, yung maganda. Yun ang, at least yun ang goal mo, no? Iba kasi hindi na pinapabayaan na yung pag-aaral, pero at least ikaw tinapos mo. Ano bang course mo pala, Steph? Management, sir. Management ko. Nice. Hanggang sa nag-work na lang, ako, sir. Okay, lipat tayo sa ibang photo. Ito, mukhang sa Ateneo ito. Mukhang pre-season tournament ba to? Ano naman to, Steph? Sa BBI po. Ano, BBI, first season champion. Siyempre, proud na proud ako yan, sir. UST po kasi yung kalaban namin yan. Sobrang lakas ng UST. Talagang pinush po talaga namin mag-champion yan. Talagang best kong best. Best kong best talaga. Para mag-champion lang talaga that time. First eh. First season ng BBI si Ateneo po, sir. Talagang thankful pa talaga kami. Nakapag-champion po kami. First talaga namin, sir. Sobrang saya, sir. Oo, siyempre. UST na yun, UST sir. Pa. Ang hirap kalaban eh. Ang hirap. Ayokong kalaban talaga ang UST, sir. Pero sa totoo lang, dyan kami. Talaga, maganda po talaga yung nilaro na. Binigay talaga namin yung best namin, sir. Okay, lipat tayo. At ito mukhang event ito. Mukhang nasa San Juan Arena ata kayo. Ano to, Steph? Sa pagkakatanda. Ano po? Opening po ng Sports Fest, last year ko rin po yan, sir. Last year po. Last Sports Fest ng CEO po. Last na-attend ko na po ng sila Ma'am Nane, Sir Ulaer, yan po yung mga talagang... Oo. Nung bang last year mo, paano mo ba in-approach yung season na yun? Na talaga bang mas motivated na at least matapos sana yung taon mo na... Kumbaga, champion. Ganun ba ang naging mindset mo? Yung mindset ko po, sir, talaga dapat mag-champion talaga since last year ko na. Pero since first year, talaga mindset ko na talaga mag-champion eh. Yun talaga yung mindset eh. Parang mag-champion. Yes. Naglaro ka pa kung ayaw mo mag-champion. Di ba, sir? Hanggang sa matapos ako, champion talaga dapat. Hindi sa pagmamayabang, sir. Pero dapat talaga champion eh. Yun yung nasa utak mo eh. Champion, mag-champion. Yun naman ang magandang sir. Ano, yun naman ang magandang attitude talaga. Namana ko yan kilaw Ate Maika, sir. Ah, okay. Nanonood nga uli rito eh. Actually, yung may comment siya eh, na hindi ka lang daw magaling sa basketball, magaling ka rin daw kumanta, sabi ni Maika. So, yun, binubungin ka pa ni Maika.
Anyway, lipat na tayo sa ibang pictures naman. Ito mukhang 3x3 to, no? Apo, sir. First time ko po mag 3x3. Yan, sila Solis, Doloque, tsaka si Mercy. Mm-hmm. Yung ano po namin. First time ko po yan. Puro NU yung kalaban namin. Tapos under 23 Philippine team. 3x3 ang nakalaban namin. Mm-hmm. Although nanalo kami sir, pero ang hirap talaga. Ang hirap panalo. Ang titigas eh. Talagang ano na namin, ang babata ng mga to, dapat manalo tayo. Dapat galon. Trinay naman po namin manalo sana, pero wala talaga sir eh. Hindi tinalo. Pero trinay po namin yung best namin. Hindi naman palaging panalo tayo. Apo. Apo sir. Hey, lipat tayo sa isang picture pa. Uy, 1v1 naman nito. Nanalo ka rito. 1v1 sa Pampanga. Ito mo naman yung naging laro nyo. Very intense eh. Tapos, pero sabi mo, hindi ka rin condition ng mga panahon na yan, ha? Bakit kaya? Ba't ba hindi ka condition dyan? Busy? Opo, sir. Sobrang memorable sa akin yan, sir. Kasi first time 1v1 professional. Tapos, parang inano ako ni Ate Alia natin. Hindi, ikaw na lang. Kasi since ikaw naman yung sa weight ko. Kasi sabi ko, ate, yan po yung weight ko. Gusto ko, pero alam ko sa sarili ko, sir, na hindi ako kondisyon. Kasi puro work ako eh. Work, dorm, wala talaga. Wala sa isip ko yung mag-work. Kasi pagod na ako sa work eh. After, minsan nakakapag-shooting naman po. Mm-hmm. Pero ang hirap po kasi makakuha ng schedule since ECQ, ganun po. Pero sobrang thankful po ako niyan kasi nanalo pa rin sa free throw, sir. Buti na lang. Oo nga. Sa free throw. Pero ang lakas. Ang hirap kalaban ni Kadyo. Ang tigas, sir. Yung easy, alam mo yung nasa isip mo, gusto mong umiscore, gusto mong umatake. Pero pagod na yung isip mo. Pagod na yung katawan mo, pati isip mo. Kaya, tira mo na lang sa labas kahit walang shooting, sir. Pero pumapasok, di ba? Hindi rin, sir. So, yun. At least, congratulations. Ready ka bang i-defend yung crown mo? Yung 1v1 na belt mo? Ready ka ba? Kung magkakaroon uli, ready ka bang i-defend yan? Paghahandaan na po talaga, sir. Hindi na po gaya nung dati. Kasi, upo, sa totoo lang, sir, sabi ko kina ate, parang ayoko na pong ulitin. Kasi sobrang pagod ako niyan, sir. Talagang yung labi ko, violet na, nangingitim na. Alam ko lahat ng mga nanood kung ano yung itsura ko noon. Pero sabi ko sa sarili ko, si Ate Anyano mananalo. Si Jen Angeles, hindi ko. Nanalo na siya, sir, eh. Nung una, Nanalo na siya noon, Ano pa siya, eh. 10-0 pa siya. Tapos, syempre, tiwala kay Ate Aliana Lim. Mananalo talaga siya eh. Siyempre, teammate. Sabi ko, hindi pwedeng ako lang yung talo sa team namin. Sabi ko, kailangan manalo ako. Yan talaga yung nasa isip ko, manalo talaga. Pero pag i-defend ko yung crown, yung belt, siguro magre-ready na lang dito talaga. Oo. Yun, no? Ano, sweep nga pala ng Aces yung ano, no? Yung 1-2-1. Sige, lipa na tayo. I think last na to eh. Itong picture na to. Ito, Lady Aces na to. Kamusta ba sa Lady Aces? Ano bang masarap na dyan sa pagiging membro ng Paranaque Lady Aces? Share mo naman sa amin, Steph. Sarap since mga veterano. Mga veterano yung mga kasama kasi. Tsaka talagang magaling din makisama sa amin eh. Hindi lang dahil magaling sila, magaling din sila makisama sa mga mas bata sa kanila. Talagang tuturuan kanila kung ano yung mga experience na mga na experience nila nung mga player pa sila ng mga ano, college. Sobrang sarap sir, pati sa management. Talagang hindi ka mag-sisitir na sa Paranaque. Yun, dyan ang tatatapos yung ating mga pictures, no? Salamat, Steph, ha, sa pagtulong sa amin sa pagbaliktanaw sa mga moments ng iyong career. Ito tayo sa ano, ha, sa mga pabati rito bago tayo magtapos. Ayun, si Micah nga nanonood sa atin, si
Ito si Cassandra Viking, nanonood din sa atin. Si Raymart Amil, tiga si EU rin to. Kuya! Ay, kuya. Kuya yan. Idol niya si kuya eh. Ang galing. Sobrang 1v1. Wala sa laki yan. Si Kisha. Si Kisha Ramos. So proud of you, Stephanie. You have a bright journey ahead. God bless, sabi ni Kisha. Thank you po, ma'am. Thank you po. Si Rilin o Rylin Lucido o Likudo, yun. Shout out, Ventura Family, sabi niya. Si Rylin, ata ito, yun. Arlene, yun, tama. Thank you, Arlene, tama nga. Si Arlene Likudo, yun. Thank you po, ma'am. Si, ato, si JP Gula, shout out daw, sabi niya. At yun, sila yung mga tropa mo rin dito, no? Mukhang nagsiset na ata ng meet-up eh. Ito, sila Nat Palacios. Ay, Nat! Saka na, pag maluwag-luwag na yung ano eh. Hirap ka yun. Si Cassandra Viking. Yun, meet-up daw sa Cebu, sabi niya. No? Walang pera. Walang pera. Yun, maraming salamat po sa panonood na, ng... WNBL baseline. Steph, medyo down to our final few questions sa tayo, no? So, pero ikaw, Steph, ano ba masasabi mo muna sa management pala, no, ng Paranaque Lady Aces? I'm sure malaking tulong sila sa inyo, no? Kumusta ba sila as mga bossing? Ano po, sir? Talagang supportive po talaga sila, sir. Talagang kung ano yung kailangan ng team, ibigay talaga po nila. Since naiintindihan po namin na ECQ, mga ganito po, sir. Siyempre, talagang kailangan talagang intindihin yung isa't isa eh. Pero talagang supportive po ang ano ang Paranaque, lalo sila Consi, sila Boss Joed, sila Ma'am Nessie. Talagang supportive po talaga sila, sir. Thankful po talaga kami sa kanila, sir. Yun namang mga ano, ating mga bossing naman sa WNBL, kamusta ba sila? Ayun, sobrang ano, sila Ma'am Rose, Com Edward, Sir Mansoy, sobrang thankful po sa inyo kasi talagang binuo niyo 'to eh, binuo niyo yung WNBL eh para ma-push talaga yung laro ng para sa mga kababaihan dito sa bansa. Although mahirap po kasi ganito po yung kalagayan natin ngayon, pero talagang pinupush talaga po nila. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Rose, Com Edwards, Herman Toy. Maraming salamat po. Ayun. And finally, Steph, ano naman ang ma-expect ng mga followers, mga fans ng Paranaque Lady Aces sa inyo at sa iyo na rin? Anong ma-expect nila pag nag-resume na tayo? Ano po? Ano, paano ba? Ano eh, bibigay niyo yung gusto, magcha-champion ba kayo? Ganun ang anong... Siyempre, yun naman po talaga yung goal natin, sir eh. Mag-champion talaga eh. Pero paghihirapan po talaga yung championship, yun naman po, ganun-ganun na lang, basta-basta na mag-champion ka na lang nang walang hirap. Talagang paghihirapan mo po, sir. Ano, siguro, expect nila na mas... okay pa yung papakita namin sa mga next games namin kaysa nung last game namin. Kasi syempre, amuyan pa lang po sa first game. Kasi halos lahat ng nasa team, although sabihin natin sir, sige, scorer sa last nung mga college nila, sa Ate Ariana, Ate Lo, ano, hindi mo naka-score. Ano, pero ano, talagang kung depensa, scorer, sige. Mm-hmm. Bibigay talaga namin yung best namin, sir. Yan pa. Nako, maraming salamat Steph, no, sa pagsama sa amin sa WNBL Baseline. Pero bago tayo magpaalam, lipat naman tayo sa next segment, yung hot seat. Yan. Pero bago pala 'yan, no, medyo may konti tayong shoutout, no, kay Sir Mike Akak, no. From Team Pia, nanonood sa atin. Sir Mike, thank you for watching and thank you for your support sa ating liga 'yon, mga isa sa mga staff ni Senator Pia Cayetano, si Sir Mike. Thank you po. Tayo sa hot seat. Steph, ready ka na ba? May mga questions tayo rito, no? May basketball, may tungkol sa pagkain. Yun, kung ano lang ang unang pumasok sa isip mo, Steph. Sagutin mo. Ready ka na ba, Steph? Dapat laging ready, sir. Tama yan. Anyway,
First question, most memorable game? Championship po sa against USP BBI. Mm-hmm. Oh, most memorable championship naman. Yun din po. Yun din. Okay. Apo. Ito nagkataon lang to ha, Steph ha. At yung next question ko, na-thrown out ka na ba sa game pero mukhang nasagot mo na rin eh, no? Opo. Sobrang nakakahiya. Opo. Yun din next question ko, nakakahiyang nangyari sa iyo sa game. Sinagot mo na rin kanina. Yun din. So yun, medyo bawas tayo ng dalawang tanong, no? At ito, umiyak ka na ba pagkatapos ng isang talo? Isang talo, umiyak ka na ba? Opo. Sa ano, sa saan ba yun? Dumaguete po ata yun. First, natalo po kami sa ITU, sir. Ah, okay. Oh. Unigames. Unigames, okay. Opo. Eh, after ng panalo, umiyak ka na rin ba? Dahil sa saya? Hindi pa. Ay, hindi. Okay. Ayos, sige. Ito, kung meron kang 3x3 team, sino yung tatlong teammates mo na isasali mo kung ikaw ang masusunod? Si Janine Pundejo, siyempre. Si Solis. Talagang gusto ko talaga siyang patid. Saka, tatlo po, sir, no? Sorry. Tatlo, oo. Okay. Para mabuo yung 3x3 team nyo. Si Coach Janine, si Solis, saka si sino ba yung isang lahat yan ha, kahit yung former or current teammates mo yan ha, yung 3X. Siguro si ano sir, si EA, yung yun. Teammate ko nung high school. Yun, okay. Ito, paboritong, ay hindi, mamaya na yun, basketball move na gustong-gusto mong magawa pero nahihirapan ka. Ano sir? Behind the back? Behind the back. Okay. Ito, paborito. Paboritong junk food? Patata sir. Patata. Ah, okay. Paboritong sapatos? Paul George. 13. George. Okay. Yaka. PG-13. Sige. Yaka. Ito, paboritong inuming nakakalasing? Wala po. Wala? Bawal, sir. Bawal. Okay. Sige. Ito, dream car. Dream car? Siyempre, doon na tayo sa sports car, sir. Sports car, okay. Ito, phone-in question. Nahuli ka na ba ng prof mong nangopya sa klase? Hindi po, sir. Akala lang nila nangopya, pero hindi okay. Po. Okay. Tamang hinala. Nag-cutting classes ka na ba? Ata? Opo. Opo, sige. Ito, kung hindi ka sa CEU, saan ka? Sa Pangasinan lang po. Athletics. Okay. Ito, last question. Kung hindi ka player, ano ka? Model. Wow. Ah, model ah. Wala nang bawian. Model. Wala nang bawian, sir. Model. Model. Si Stephanie Ventura kung hindi siya basketball player. Anyway, Steph, salamat ha for joining us sa WNBL Baseline. Kabado pa po yan ha, si Steph ha. Sabi niya sa amin, kabado siya bago siya. Yun. Never pa po daw siya na-interview. Pero naging masaya naman ang outcome nitong ating baseline interview kay Steph. Steph, chance mo na palang bumate no, sa lahat. Kung baka yun. May pasalamatan. Baka may listahan ka dyan. Mukhang may listahan ka eh. No? So, meron tayo. Go ahead. Walang time limit ito. So, go. Bati ka na. Ayun, sir. Unang-una po sa family ko. Ano, hello po sa nanay at tatay ko, sa lola ko, sa mga kapatid ko, sa mga taga Santo Tomas, Pangasinan, sir. Hello po sa inyong lahat, sa mga teachers ko nung elementary hanggang high school. Si Ma'am Josie, si Ma'am Alma, no high school po, si Ma'am Gladys, Florida. Talagang laking tulong po sa akin yan, si Ma'am Gads. Si Ma'am Mabel, si Ma'am Maricel, si Ma'am Jack, siyempre, sila Ma'am Mika, mga teammates ko nung CEO, sila Ate RB at Maika, Coach Janine, idol yan. Coach Janine Pontejos, nandiyan ko si, ano, si Reg Kiambao, sila Coach Rox. Coach Robby, Coach Jay Kambarihan, Coach Tax, sila mga teammates ko, RM, Bunny, Isay, Viking, hello sa inyo lahat. Hello po sa inyo sa Paranaque po, sila Ate Adriana, Ate Glo, Ate Joy, Ate April, Tanya, Jen, J,
Ken pa ulit. Nina, kay Jai, kay Blanche, kay Dina, kay Claire, kay Bane. Hello, hello sa'yo. Bane. Sa mga office mate ko po, sila Ating Lads, sila Ati Steph, Ati Steph din. Ati Tessa Tirak, si Ma'am Tuti, si Ma'am Judy, si Attorney. Attorney po, hello po sa inyo. Thank you po sa panonood. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan po, Sir Robert. Yun, ako salamat. Kasama natin si Stephanie Ventura ng Paranaque Lady Aces. Steph, salamat ha sa pag-guest sa amin sa WNBL Baseline. Hope to see you soon sa pag nag-resume na yung laro. Kita kits. Opo sir, maraming salamat po. Ayun po, dyan na po nagtatapos ang ating WNBL Baseline ngayong Linggo, August 22, 2021. Next week po ulit, no? Samahan niyo po kami sa NBL Baseline Sabado at ang WNBL Baseline every Sunday po yan sa Facebook at sa YouTube ng NBL Pilipinas. 8 p.m. po yan at pwede nyo rin po yan balik-balikan pag on demand, pag gusto nyo magbalikan yung ating mga episodes, punta lang po kayo sa Facebook at sa YouTube ng NBL. Okay, dyan na po tayo. Magpapaalam na po tayo, no? Dito na po tayo nagtatapos. Ako po ang lingkod, si Ruben Terrado. See you po next week. Ito po ang WNBL, ang tunay na liga ng atletang Pilipinas. UNBL, ito ang liga na bayan, tunay na liga na kababaihan. Hindi pa dadaig sa anumang larangan, handang pakita sa mundo kayang ito.